Sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita, inihayag ng Embahada ng Pilipinas dito sa Kuala Lumpur ang bagong mga alituntunin ng Malaysian Immigration Department ukol sa mga Pilipinong napaso ang hawak ng social visit pass sa gitna ng umiiral na Recovery Movement Control Order o RMCO sa bansa. Base sa post na inilabas ng Embahada sa kanilang Facebook page, ang mga foreigner na may hawak ng social visit pass na nag-expire simula Enero 1 ng taon hanggang sa pagtatapos ng MCO sa bansa ay maaaring lumabas o mag-exit sa Malaysia ng malaya. Sinabi rin ng Embahada na hindi kinakailangan na kumuha ng special exit pass, magbayad ng compound penalty at blacklisting ang mga ito. Basta't ang pitsa ng pag-alis ay hindi umano lalagpas sa katapusan ng RMCO sa Disyembre 31. Bukod dito, sinadri ng Embahada na inanunsyo rin ng Malaysian Immigration Department para sa mga may hawak na social visit pass na nagnanais lumabas ng Malaysia habang ipinapatupad ang RMCO na hindi na kinakailangang kumuha ng concurrence letter ang mga ito mula sa Philippine Embassy bago pumunta sa airport. Nilinaw rin ng Embahada para sa mga aplikanteng hindi makakaalis ng bansa pagkatapos ng RMCO ay kinakailangan na itong kumuha ng justification letter o endorsement mula sa Embahada. Dagdag dito, kinakailangan na rin kumuha ng special exit pass ang mga ito mula sa Malaysian Immigration Department. Sa kabilang banda, muling niliwanag ng ahensya para sa mga overstaying na nag-expire ang social visit pass bago ang Enero 1 ng taon, ay kinakailangan muna itong mag-apply ng exit pass mula sa Malaysian Immigration Department. Samantala, maaari ring mapatawan ng compound penalty at blacklisting ang mga ito. Sinabi rin ng Malaysian Immigration na dadaan sa regular na proseso ng ahensya ang mga overstay bago palabasin ng bansa.